Mayong aga sa tanan, mga utos sa Diyos, sa atong mga kautoran, dira sa Light and Life Christian Church, kagsasaga sa Evangelical Church. Sa sinati niyon, magasimbang kita sa Diyos. So sa pagsugod, pag-aman sa atong kaugalingon, abi magapalapit kanay sa Ginoo sa pagpangamuyo. So kinaagda mo kamutanan sa pagtindog, and then we will have a silent prayer by this time. Shall we bow our head and close our eyes? Let us come to the presence of God. Make a joyful noise unto the God, all ye lands. Sing forth the honor of his name. Make his praise glorious. Say unto God, how terrible art thou in thy works. Through the greatness of thy power shall thine enemies submit themselves unto thee. All the earth shall worship thee and shall sing unto thee. They shall sing to thy name. Magadayaw kita sa Diyos. Paagi sa atong mga abahanon sa sinabi niyon. So by this time, as we sing to God, let it be tanan atong ihatag sa Ginoo ang atong pagpasalamat paagi sa ambahanon sa sinitinion. We will sing, Holy, Holy, Holy. Merciful and mighty, God is.
you're such a wonderful to us sa imong kaayo sinigabilog na simana, O Dios. Kadako sa imong katutong sa among kabuhi, Amay. Your faithfulness is so great. By this time, aton ay ipahayag sa Dios how the Lord is so faithful. Great is thy faithfulness. Alingkit sa aton na tagipuson, pagawa sa aton ng bibig ang pagdayo sa Dios. Great is thy faithfulness. Matuto ang Ginoo sa aton kabuhi. On the first verse now, ready, sing. And great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow, there is no shadow of turning within. And thou changest not thy compassions, they fail not. As thou hast been the forever, great is thy faithfulness. Katutom sa imo, O Diyos, sa among kabuhi, sinigabilog na si mana, O Diyos. Kung paano ikaw nag-bless, nag-protect, kagbisan pa, O Diyos, nag-comfort sa matag isa. Thank you, God, for the blessing throughout the week. Thank you sa imong katutom sa among kabuhi. Ang tanan pagdaya, O Diyos, pinabalik namon sa imong trono, pagi sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. Kag-amen. Salamat sa Dios sa liwat na gitagaan kita niya sa higayunan na ang atong panimbahon baga padayon abyan mga utol sa Ginoo. Kag sa ako na panilagan na hindi lang gali, no? Nahibaluan ako nga hindi lang gali mga taga Light and Life Christian Church kag sa saga sa Evangelical Church ang nagapamati sang mensahe sa atong broadcast naton. Salamat sa iba naton mga kaabyanan nagapamati man pagi sa online naton na broadcasting.
Kaga salamat sa mga kauturan man aton na nag-share kamo sa inyong FB accounts, inyong mga Facebook accounts, inyong social media. Gina-share ninyo ining panimbaho naton, ining pagsimba naton ngadto sa Dios. So thank you gid sa sina nga mga butang nga ginahimo ninyo. And of course, we know na extended ang atong quarantine until April 30, but continue to pray na mag-jutay gid ang enlist sa binatawag na napiktuhan or nalagnan sa siningay tawag na COVID-19 or coronavirus disease. So let's pray gid na magdubo ang rate, magdubo ang enlist para at least kung ma-release na ini ang quarantine, piho na, no? Nga protected na ang atod na pungsod. So, konting tiis lang, be patient. I tell you what, the Lord has given you sa sining oportunidad wherein dira sa inyong sulod nga panimalay, madamo gid mo mahimo mga abyan, mga utod sa Ginoo. No? So, continue to pray. Kaga still, we will continue sa aton nga mga Bible studies naton and kagang aton mga devotionals naton pagi sa online. So, ina, nga mga butang, padayunan naton paghimo diri sa aton nga hilikoton sa aton nga simbahan. So, antes kita magpamati sa pulong sa Dios, magkapadayon kita, magkakanta pa kita isa ka ambahanon sa siningatin yon. We will sing that again, Blessed Assurance, Jesus is mine. Na inang abanon, nagapakighambal that the Lord is good, gitagaan kita niya blessing, gitagaan kita niya assurance. Okay? So, halin kita sa itong tagipuson. Blessed Assurance, Jesus is mine. So, halin sa itong tagipuson, tayawon na ito ng Diyos, yung ba na ito inang abanon, Blessed Assurance. Blessed Assurance, Jesus is mine. Story. This is our song, Praising My Savior All the Day Long. Sa sining natin iyon, magbabasa kita sa pulong sa Dios, ang atong mensahe sa sining na aga, The Vision of Isaiah. The Vision of Isaiah, and then we will turn our Bible to Isaiah chapter 6, verses 1 to 8. Isaiah chapter 6 verses 1 to 8. Kunara na, ito na yung pagkabasaon sa pagsabat-sabat. I will read verse 1, you will read verse 2 until matapos kita sa verse 8. Okay? Isaiah chapter 6 verses 1 to 8.
Verse 1. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Verse 2. Above it stood the seraphims. Each one had six wings. With twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. And one cried unto another, and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the host of the door moved at the voice of him that cried, and the house is filled with smoke. Then said I, Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of the people of unclean lips, for mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then flew one of the seraphims unto me, having a live coal in his hand, which he had taken from the altar. And he laid it upon my mouth, and said, Lo, this hath touched thy lips, and thy iniquity is taken away, and thy sin purged. Also I hear the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I, send me. Again in verse 8, it says right here, Also I hear the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I, send me. Shall we bow our head and close our eyes? Magapalapit kita sa Ginoo sa pagpanamuyo. Salamat gid o amay sa imo nga kaayo. Kagdalayawon ikaw o Dios sa sininaaga, sa sininga pribilehiyo o Dios, na kami makapadayon sa pagsimba sa imo o amay. O Dios, upod sa sini nga mga katawhan mo, sa bilog namon nga tagipusoon o amay, kami nagpapasalamat sa imong kaayo, kag o Diyos nagkakilala sa mabutang, noon tani amon himuon, apang o Diyos wala namon mahimo. Abisan pa Ginoo, wala kami makatag kadayawan sa imong alang patawara kami o Diyos. Kag o Diyos napaslaw kami sa sinyang mabutang, kag mga bagay nga akong ginhimo o Diyos, sinyang bilog na simana, wala ikaw mahimaya. Amay sa bilog namon na tagipuson, upod sa sininatawahan mo, nagapaubos kami sa among kagalingon o Diyos. Nagapangayon sa kapatawaran, kalbisan pa Ginoo, busli ang among natagipuson sa pagtuo, Amay, na ikaw nagasilin sa imong pulong, na kami o Diyos imo na nga ginapatawad. Na kami o Diyos sa imo atubangan imo ginabato. Salamat kita, Amay, sa imong kayo. Salamat sa imong provision. Paano ikaw nagahibuno sa among kinanglanon? Paano ikaw nagacomfort sa imong mga katauhan, O Diyos? Salamat sa imong katutong, Ginoo, sa imong kaayong na imong binhimo sa amin. Nagamay sa sini natin iyon. Nagapadayon kami pagpangamuyo, pangabay sa imo. Nga, O Diyos, liwat ang imong gahong magkunsad sa amon na pungsod. Ngadto sa amon na presidente, O Diyos. Nga ikaw o amay, magahuyat sa matag-desisyon niya ang paghimoon, kagbisan pa paghahatag taalam sa iya, kag-courage sa iya pagkatubang sa sining na trahedya o Diyos. Kagbisan pa amay, iled siya sa matag-desisyon minsan ko. O amay, ang pamanggi pangabay sa iyo mga iba ng mga opisyalis sa gobyerno, padayong kahatag comfort sa ila, nagkaalam, kabisan pa Ginoo nga tuman sa barangay levels o Diyos. Ang mga tanod o amay, padayong kaputiktan sa ila. Ara sila Ginoo sa tubang, ara sila o Diyos sa mga dalanon. O Diyos, ang paghangyo nga sa din ikaw, mag-comfort, mag-protect din sila amay sa sining na sitwasyon. We do pray, kapadayon kami pangamuyo sa mga doctors, sa mga nurses, sa arak sa ospital, O Diyos, na nag-taker sa sini na nagabalatian. O amay, natayaan nila ilang kabuhi, inahatag nila, O Diyos. I do pray, O God,
We claim by the blood of Jesus na magka-cover sa ilang Diyos. Yes, God. Kabisan patagay sila sa kusog na may pagkaalam. Comfort man Ginoo na ara sila sa inaway sa sininga COVID-19. Lord, I pray sa mga katawan, sa mga pumuloyo sa sininga pungsod, na ikaw magka-comfort man sa ila, O Diyos, in spite sa sininga mga kabudlayan na nagyan namon. Lord, I pray na sa liin, buslan sa pagdayaw ang ara sa ilang mga tagipusoon. Huwamay ang mga membro sa Light and Life Christian Church, abisan pa sa saga sa Evangelical Church, ang pagpakamayo manginyara din sa ila, O Diyos. Kaginoo, tagay pa sila sa courage, mapadayunon sa pagpangalagan sa imo, in spite sa sini, O Diyos, ng mga sitwasyon sa aming kabuli. Nagamay ang halayo man sa amon, ang sa abroad, ikaw mag-take care man sa ila, magka-protect sa ila sa siniman ng mga balatian, O Diyos, na hindi sila malagnan. Abisan, Kaginoo, matag-membro, matag-katawahan sa siningatinyo na nagapamati sa imong apulong, pagkighambal ka sa ila. Gamita yung alagad, O Diyos, ng iyong minsahe matanong sa matagtagi puso, naliwat makahatag kusog sa amo sa pagpadayon sa pagpangalagad sa imo. Salamat, O Diyos, sa imong kayo. Padayon ka, Amay. Nasa din kighambal sa imong katawahan, kagkonviktar sa sining katawahan. O Diyos, kung anuman ng mga pagpasalamat na among mahimo, anuman ng mga pagdayaw, pagpataas sa mga tingo, pagsimba, O Diyos, huwamay ni tanan ang mong pinadala sa iyong tubangan, pinabalik na mo ng tanan kadayawan, O Diyos, tungon ikaw lang ang takus ng magkakuha sini. Sa ngalan ni Jesus, O Amay, nagkapalapit kami sa iyo sa sining at buntagon. Amen. The vision of Isaiah. What Isaiah saw. Ano ang nakita ni Isaiah sa sitwasyon sa Israel? Mga abyan, mga utod sa Ginoo, sa sininga bilog na simana, samtang ako nagalantaw, kag nagapamati sa mga balita, kag sa mga tao nga nagabisita man sa amon diri, nag-istorya sa ila, kag nagapulo pa nila, kag nagalulalantaw. Mga abyan, kung ikaw nagapanilag man sa sitwasyon sa aton na pungsod, may makita git ikaw. You will see something. You will saw things. Mga butang nga sa diin before sa sininga gitawag na COVID-19, before nag-viral ini, before nag-spread ini, nga wala naton ma-experiencehan. Well, number one, nakita nakon, I saw churches, pastors, ministers shift their ministerial work through online. In my Facebook account, sa social media, subong nang inulan ang online messages. Subong damo-damo nga nag-FB Live na pagisina still maka-ongoing ang ministerial work. Before sa COVID, wala ini nga klase nga ano. And thank the Lord na by that, ako man makapamati mga mensahe sa iban ng mga kapastoran. Bible studies, devotionals, through the messages online. And it's also a privilege for me na makapamati man sa akong na pastor sa mga mensahe na iyang dinadala. So salamat sa Ginoo sina. But I saw it. We saw it. Nasa diin ang mga kapastoran subong ilang in-chef ang ilang ministerial work through online. We saw people helping each other. Ah, you see in the social media, makita mo dira mga abyan. Nasa diin, ano na, inang makita mo ang gabuligay. One time, nakita na ako sa social media na isa kababayi, itawag na niya ang tricycle driver. Yung ginapakikambalan ang need. Kag sila niya, abang naluoy, bigko ako sa inyo. Itagaan niya, duha ka sa ako nga bugas. Wow! So, helping each other. Last time, sa amon man na
PTA Federation sa Bago. Salamat sa Diyos. Nag-call up ang among chairperson. We have a discussion through our messenger. So, nag-istoryahanay kami paano ang amon mahimo kag mabulig. So, we have pledges sa pagbulig sa mga kauturan naton, mga kabiyanan naton, na buliganan gin. So, through online, ang amon nga meeting, ang amon discussion, and then we come up to a good decision. Helping each other, bayanihan. And we saw also in our social media, ginatawag na challenges. Challenge! Ang mga manggaranong gina-challenge, ang ipabaligya, ang inyong ano, kagabi, panghatag sa mga imol. So, we saw that one in our Facebook account na saliin, may mga challenges. Nag-inulan subong ang pagbuligay. We saw that one. We also saw people are disappointed. We also saw people na saliin, a little bit, hindi manggit kumot, pero a little bit lang, no? Na nagyutay nga hisay, and then ang isaga, munuman na, di inakamo, kinhalan ng subulig. Ang isa nagmunuman, wala lang kakikita, pero kabulig man kami, ari lang kami ni. May yutay nga disappointing na mga situation. And then also last night, may nakita man ako nga, isa man ka officer sa ilang barangay, he is not in good condition kasi nakainom, and then nag-discuss sila sa mga officers man na nagpatuman sa ilang curfew hours, kag a little bit may jutay na commotion. Yes, that's true. We saw people disappointed. We saw people na may jutay na mga commotions. We saw people sa sininga panyimpo na saliin ang iban hindi na satisfy. We saw people na ang iban ga majutay lang na reklamo kay puro na lang puno sardinas, puro na lang noodles, no? Kalabudamo, may nagsiling pa nga kulang ang ihatag sa gobyerno na yung size meal nga ihatag sa gobyerno ba wala na isa kasi mana ubos na kulang. Kag ang sardinas daw lang sana. And by the way, ang sardinas ninyo, abi luluto aman, butangi man sa butangi man sa veggies, butangi man sa utan. No, hindi kaya prihan mo lang yan, kag ipakaon mo lang dayon, abi luto aman para hindi man maglansa. No? But we saw people nga na disappointed. And then we saw people na the murmurs sa mga bullying nga gina padala. That sa nakita ko, we saw our president na saliin kung mahimo pa lang na ihatag niya tanan para lang maatipan kag mapakaon ang bilog nga Pilipinas. He is willing to do so. We will see the burden. Makita mo mga abyan sa mata sa atong na presidente ang lulan, ang kabugat na iyang ginagala. We saw that one. We saw sa mga burden sa aton mga good officers, mga officialis naton, nakita naton inaabyan. But anyway, we saw heroes. May nakita kita na saliin have the courage na even though mabudlay sa ilang na sitwasyon, but yet, gitayaan ilang ng kabuhi. We saw heroes sa sinin COVID-19. Our doctors, our nurses, those people na ara dira sa hospital nga nagataker, those people na ara sa mga dalanon. One time we have discussion sa amon na PTA Federation, kag sili ko tuon na Brad, kag isa man sa amon na upod nga pastor, subong kagawad man siya, ara siya sa dalan, gaatubang siya sa mga tao, gapanagtag siya sa sining mga aid para sa mga tao. Kag sili na ton, pray for them kasi mas lapit sila kag ilang gin taya ang ilang nakabuhi sa unpredicted situation na hindi mapaktan. One of these days na posible man kabay pa na ang Diyos ni magtugot, pero posible man na malatnan sila. But yet, wala ba sila kay balos sina? Are they invincible na hindi madutlan sina?
They know na malaknan sina, but they have courage. They are the heroes. Nasa diin, ato nakita mga abyan, nagsulong, nagtaya sa ilang kabuhi para sa pag-iaway sinigitwag COVID-19. We saw that one. So just like Isaiah, in Isaiah chapter 6, may mga butang siya nakita. When Isaiah began his ministry in about 740 BC, Israel was at a crisis point in its history. Do ka nga igid sa sitwasyon naton, nga ara ka sa subong sa krisis. Assyria, its menacing neighbor to the northeast, was well on its way to becoming the dominant force in the ancient Near East. Both the northern and southern kingdom were tempted to form political alliance either with or against Assyria. Meanwhile, both Israel and Judah were suffering the devastating fruits of religious and moral compromise. Nakaangay man sa sininga sitwasyon naton, nga ara sila sa krisis, ara sa mga butang na hindi pabor na natabos sa ila because of religious and moral compromise. Amoni nga tiyon nga si Isaiah ara dira ang iyang ministerial work. Amoni nga tiyon nga gintawag siya sa Dios. God commissioned Isaiah to call Israel and Judah to repent for their sins and unbelief and to trust Him alone for both personal salvation and national deliverance. Mga abyan, ang muling atinihon, nasa din si Isaiah, gitawag sa Dios, nasa diin maghahambal sa mga katawhan sa Israel na magbalik sa Dios, na magpasiguli balik sa Dios para sa personal na kaluwasan kag i-deliver sa Dios ang nation Israel, because this time the nation Israel ara sa krisis. Crisis and change often bring people to times of self-examination and reflection and even prayer. Na tiyon sang krisis, tiyon kaangay sini nga mga sitwasyon, just like sa aton subong, kag sa Israel man santo sa una, amo na nga tiyon na maka-examine kita sa aton kagalingon, kagani maka-reflect, kagani makapanawagan sa pagpangamuyo. Isa sa butang na aton nakita sa pipila ka mga inadlaw, people nowadays is so prayerful. Mapinangamuyoon, tanan nagasangpit sa Dios. It was just such a time for a young Isaiah when he went to the temple to pray. Na magkadto siya sa templo sa pagpangamuyo. But King Uzziah reign had begun with such promise. Sa dira na naghari ini si Uzziah, damo kag maayo nga promisa niya that Israel will be restored. But you know what happened to Uzziah? Siya nagkadto siya sa templo kag naghimo siya sa butang nga hindi untani dapat niya himuon bilang hari, because only the priests can do ministerial work in the temple. The king is not supposed to do some ministerial work in the temple. But because some eagerness ng Isaiah, siya nagahimo sa ministerial work. But what happened? Right there and then, he was struck with leprosy and he died. Right there and then. Pray sa aton mga opisyalis sa gobyerno naton na hindi malaknan sa sini na COVID-19. But sad to say, King Uzziah nalaknan na igo siya sa leprosy.
And Hosea did not die sa palasyo niya. He died dito sa ward sa mga leprosy. Dito siya napatay, mga abyan. Amo nang natabo ni Hosea. Na si Hosea untani na ang sabat. Paano makapalumbalik? Paano ang Israel ma-restored ang kagamokang crisis sa Israel? But sad to say, Hosea died. Any crisis, even a small one, can be an opportunity for a refreshed vision of God. If we consider that Isaiah saw, it might help our spiritual eyesight. Just like Isaiah, we can find new inspiration and renewed commitment. So Isaiah, possibly ang iyang hope, ibutang niya sa hari, panang hari abyan na patay. Sa sina nga trahedya, sa sina nga crisis na sa sitwasyon ni Isaiah, Isaiah saw something. Sa tiyon sa sining na crisis abyan, sa tiyon sa sining na sitwasyon na ton, just like Isaiah, gabay pa na may ara man ta makita kasumong sa nakita ni Isaiah. Kagabay pa ini nga mga butang, kung ano mo ang amuni nga mga butang na aton makita sumong. Oh, just like Isaiah, we can live victoriously even though in the midst of this crisis. What Isaiah saw, and let it be, abyan, in the midst of this situation, in the midst of this crisis, kasubong ni Isaiah, may makita man kita. Well, the first one, in verse 1, Isaiah saw his Lord. Amen. Isaiah saw his Lord. In the midst of this crisis, nakita ni Isaiah ang iyang Diyos. It was a time of reverence. When Isaiah saw his Lord, it was a time of reverence. In verse 1, Isaiah chapter 6, verse 1. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne. Sa dira na si Uzziah ang hari sa Israel, nauntani ginalauman sa mga tao, napatay. But Isaiah saw the Lord in that situation, in that crisis. Nakakita si Isaiah sa Diyos. Abyan utos sa Ginoo, sa sining na aga, sa sining na crisis, hope and pray na makita mo ang Diyos. Amen. Sad to say, there are people wala makatalupangod kag wala nila makita ang Diyos. Gabay pa mga abyan, mga utos sa Ginoo, that in this situation, just like Isaiah, he said, when the king of Israel died, in that day, right there and then, sa sinang na mungilo, sa sinang na din yun, Isaiah saw the Lord sitting upon you recently. God is still in control. Amen. God is still on the throne. Amen. In this situation, high and lifted up, and his train filled the temple. He needed to see God. Kailangan dapat gid naton makita ang Dios. Oh, mga abyan, utol sa Ginoo. As I've said to you in my opening, we saw a lot of things sa sumong na panyimpo. Damo kita nakita. And gabay pa na sa sining na tinion, aton makita ang Diyos. Amen. You will see the Lord. He had placed so much confidence in a visible king, possibly si Isaiah, na butang niya ang iya na pagsalig sa sining na hari. Abirman, kung ako na ni mahambala ng hari, kung ako na ni mapangabay ang hari, then wala na problema. Then masulbara na. Pero ang hari nga iyang ginasaligan, napatay abyan. Nga posible jutay lang ang iyang pagkilala sa need na makita niya ang Diyos. Posible man hindi, posible man ho. Apa mga abyan utol sa Diyos, sa sining na sitwasyon niya, nakita niya ang Diyos. In the failure of our government, let it
might be na hindi makita ang failure sa atong government, but we will see the Lord. Amen. Na makita na to ng Dios. By this sign, failure sa government, si Isaiah napatay. That's a failure. Pero kaisa na to ng failure sa government amo nakita. Gabay pa, kung anuman ng mga paslawan sa iba ng mga tao, Dios ang aton makita. Ginoo ang aton makita. He saw God in all His majesty. Silindra, God was highly exalted. Come on now. Sa siling yan, sa Ginoo, sa siling na crisis o sa sitwasyon ni Isaiah, nakita niya niya sa Diyos, ang Diyos na sa din-aras sa baba, ginapataas ang Diyos. He saw God in all His majesty. Another thing, He saw God, iyan nakita ang Diyos, in His power. In His power. Isa na ito, ining mga bagay, ining nasitasyon na ito sa buong. Isa na ito, no, makapamangkot. Pata, God, where are you? How in the world nga daw, powerful pa ang COVID-19? How in the world nga, daw wala na ni solusyon? God, where are you? But Isaiah saw the power of God. Nakita ni Isaiah ang gahum sa Diyos. And another thing na nakita ni Isaiah, and this is good, and hope and pray na kada isa na ito, we will see this one. Isaiah saw God in His holiness. Amen. Isaiah saw God in His holiness. The seraph covered themselves in humility. When they sing, they began with, holy, holy, holy. Come on now, amen. Amen. Isaiah saw the holiness of God. Ang pagkabalaan sa Diyos. In the midst of this situation, in the midst of sining a trouble sa Israel, He saw na ang Diyos balaan mga abyan o sa Ginoo. And hope and pray na ining mga butang, just like Isaiah, amo ni makita sa atong mga mata, amo ni makita sa atong kagalingon, na makita naton ang Diyos, and it's time for us to give reverence to God. Nasaliin, makahatag kita pagtahod sa Diyos. Instead of asking God, instead of murmuring against God, you listen to me. Nantawa, kag makita mo ang pagkabalaan sa Diyos. The seraph songs underscore the fact that we have a holy God. May balaan kita nga Diyos. In our desire to stress the love of God, we should never rob Him of His awesomeness. Thank God for the people that has the heart na may tagipusoon sa pagdayaw. I mean, no, not just dayaw, but may tagipusoon sa pagbully, sa paghatag. That's what I mean. Thank God for these people na sa diin ibaligya nila. I heard sa social media, willing to baligya sila mga salakyan, baligya sila mga building, baligya kung anong mga butang, basta lang mahatag kang magbulig sa mga imol sa aras ng Panginoon. Thank God for them. But you listen to me, the glory belongs to the Lord. Amen. Belongs to the Lord. We have talked with our PDA chairman. He said to us, na ini nga pagbulig naton, hindi kita magbutang ngalan. Wala ngalan ibutang naton nga persona. Kaya hindi nga pagbulig na ito, ng atong tuyo pagbulig, hindi nga kita dayawon. Come on now, amen? Hindi kung si so-and-so nagabulig sini. Mga abyan, salamat sa Diyos, salamat sa Ginoo na nagapagamit ka sa Diyos, but let it be the holiness of God. Na hindi na itong kawaton ang awesomeness sa Diyos na ang guwaya daw kita na ang dayawon, kita na ang nangin awesome tungod kay kita na ang nagabulig sa mga imo. You listen to me. Let it be. The glory belongs to God. The glory belongs to God. Tendency, if this King Hosea makabulig, kagamo ang maka-restore sa Israel, tendency, dayawon si Hosea. Mga abyanutod sa Diyos,
Let it be. Whoever na nagpagamit sa Ginoo, thank God for them. I have a great respect of our volunteers, our frontliners. Wala kang hindi na kun mahimo ang inyong ginahimo. Ginasaludan ko kamo, ginarespetar ko kamo, but let it be what I'm saying, the glory must be belong to God. Amen. Ang pagdayo sa Diyos. Whenever we will get the awesomeness, whenever we will rob the glory of God, dira na magsugod na magguba ang atong napungsod. We will continue give God the glory. So when this Isaiah, what he saw in the midst of this crisis, he saw the presence of the Lord. He saw God in this situation. So my encouragement to you sa siningaga, pangitaan ang Diyos sa sininga sitwasyon abyan. Kung ano man ang mga failures sa atong na gobyerno, kung ano man ang mga failures sa iba ng mga tao, let it be the failures na makita mo, pangitaan ang Diyos mo. So God, not only that one, but also the next one, in verse 5, Isaiah saw his sin. Nakita ni Isaiah ang iya nga sala. It was a time of repentance. Tiod ina sa paghinulsod. Isaiah saw his sin. In verse 5, then said I, woe is me. Kailo ako. Kalain sa akon. Kahigko sa akon. Kamakasasala sa akon. You're listening. Kung makita mo ang pagkabalaan sa Diyos, makita mo ang imong kagalingon na ikaw makasasala. Pero kung makita mo ang imong kasagad, makita mo ang imong ikasarang, makita mo na ikaw ang naghatak, ikaw ang dayawon, tendency ang Diyos na siya pa ang pakasalpon. Na, amo nang matabo ka ro. But this Isaiah right here, he saw the holiness of God and has his soul. Sa dira, nakita niya ang pagkabalaan sa Diyos, nakita niya iyong kagalingon that he is a sinner. He is a sinner. Then said I, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I will dwell in the midst of a people of unclean lips. For mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. I tell you what, ako ni Isaiah, kailo ako, kalain sa ako. Mahigko ang akon mga dinalan. Mahigko ang akon mga tinaga. Just lately, I saw in our social media, and by the way, di tanan, let us be careful sa aton mga kabataan na hindi tahala ka exposed sa ila sa social media, because there are lots of things in internet and social media na makabless sa aton. But there are also lots of things na makakurse sa hapon in social media. So halo, there are people na pasalamat sa Ginoo, but there are people na mga higko na mga tinaga na guluwa sa ilang mga bibig abyan. Kaginahalungan na to. But this Isaiah right here, iya nakita ang iyong kugalingon na malain siya. This is a natural reaction. After coming to terms with the holiness of God. Naturalista lang ini. Kung makita mo pagkabalaan sa Diyos, makita mo ang pagkahigko mo. Makita mo ang imong kakulangan. Makita mo ang imong kaluyahon. When we capture a vision of God, we must be willing to see ourselves as we really who we really are, even if it grieves us. Kailangan abyan mo ini. Nasa diin, makita na itong pagkabalaan sa Diyos, kailangan willing kita na lantawon na itong kung ano ang matutuod na kita. Just like Isaiah. It is a refreshing thing to see that Isaiah mentioned his own sin before. This is good.
before he mentioned the sin of his neighbors. Come on now, amen? Before he mentioned. You see, come here. It is a refreshing thing to see that Isaiah mentioned his own sin. Huh? Hindi kay ano ko, may hampal ko sa muli na tao, hindi na tao ni Garoti, kalaini, puro na lang hampal ko si utong na tao, binira niya. Pero wala niya makita yung ugalingon. But Isaiah, Brother Arnel, ano na mo? Isaiah, iyan ang ginantaw ang kalain niya. Before, iyang ginantaw ang kalain sa iban. Ang problema ya, mas dasig ta maglantaw sa kalainan sa iban, kung ano sila ya, kaysa maglantaw sa ugalingon. Amo nang natabo nato. But if we will see the glory of God, we will see, makita naton kung ano kita makasasala. Isaiah saw his own sin and said, I am a man of unclean lips and live among the people of unclean lips. So Isaiah, he saw the Lord in the midst of crisis. And that is the time for reverence. Paghahatag kadayawan sa Diyos. Isaiah saw his sin. It was the time for repentance. And thirdly, ano pa nakita ni Isaiah? Kagabay pa ang umani makita na doon in the midst of this crisis. Isaiah saw his cleansing. Wow, amen. And this is good. Isaiah saw his cleansing. It was a time of restoration. Tiyon na ma-restore kita. And he laid it upon my mouth and said, Lo, this has touched thy lips, and thine iniquity is taken away, and thy sin purged. Wow, amen. He saw the Lord. He saw the holiness of the Lord. He saw himself. Yan nakita yung kagalingon na makasasala siya. Nakita yung kagalingon na ibigil siya kakaya sini. Nakita niya kung galingon na wala siya kakayahan sa pagsulbal sa din crisis. And then, not only that, thank the Lord and praise God, he saw his cleansing. It was a time of restoration. Nga ang punto, mga abyan, utod sa Ginoo, kung ikaw matuod-tuod lang, listen to me, kung matuod-tuod ka lang magkilala na ikaw makasasala, pangitaan, pamaagi sa Diyos na ang Diyos mismo ang magtilok sa imong kasalanan. Pero ang natabo sa aton, bugalon kita na wala kita gakilala na makasasala kita. That's why wala kita nagkakinahanlan sa pagtilok sa Diyos. Kasi matarong ang pagtulog na ton sa pagkagalingon. But you listen to me, just like this man, Isaiah. Iyan nakita how the Lord cleanses life. Why? Because Isaiah gin ang kunya niya kagalingon na siya makasasala. So he saw cleansing. God did not deny Isaiah's sinfulness. But what? But he did provide an escape. Wala gin panghiwala sa Dios. Yes, Isaiah, you are a sinner. You are incapable. You are weak. But Isaiah, I will find a way wherein ikaw magamit kamangit epektibo sa ako. Wow, amen. Also, amo na nga byan, manutos si Ginoong natamo. As Sarah took a coal from the altar where the sacrifice for sin was made and searched Isaiah's lips, sterilizing them, the Lord makes a way sa pagtilok sa aton mga abyan utol sa Ginoo. Hindi ang kita atong kagalingon na magtulok-tilok. Hindi nga maagi na aton. But you know what? The Bible says, the Lord himself find a way. There was no reason for Isaiah to continue to feel unworthy. Come on now, listen to me. Hear this one. And this is good. There was no reason for Isaiah to continue to feel unworthy. There was a time na may nakamuno sa akin, Pastor,
di na po kapangalagad sa Ginoo, Pastor. Kay magamuni nga sitwasyon, Pastor, hindi na ko worthy. Kung amuni ang matabo sa akong pamilya, din, Pastor, hindi na ko worthy. Ngabiyan ito sa Dios, hindi ko sa iya, Brad. Kung namamuman na ang sitwasyon, then, ni isa na ito, wala kita worthy. Hindi kita takos. So, kung hindi kita takos, din wala na si makahimo sa pag-alagdan sa Dios. Yes, that's true. We are not worthy. We cannot make ourselves worthy. But guess what? The Lord makes us worthy. Amen. Wow, amen. The Lord cleanses us. Yes, we are sinners. Higo kita sa tubangan sa Dios. Apang ang Dios nagita pamagi na sa din ikaw pagatiluan. Agun ikaw magamit sa Dios. Busa hindi na ka magbatya na hindi ka worthy, hindi ka takos ng mga lagad sa Dios. Kaya kung tuod sa atong lang kakayahan, hindi na ito masarangan. Hindi kita takos mga lagad sa Dios. But thank the Lord, nanghimo kita na takos because God makes us worthy. God cleanses us. He has been made pure sa matag-isa na ito. And you know what? In the New Testament, 1 John chapter 1, verse 7, but if we walk in the light, as He is in the light, we have what? Fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all. How many? All. See. Wow, amen. Huh? Kag ang dugo ni Jesus nagatilo sa aton sa tanan naton kasalanan. So mga abyan utol sa Dios, the Lord makes us worthy. The Lord cleanses us. So nakita ni Isaiah nga tuod siya makasasala, pero nakita man ni Isaiah na siya galiya magamit sa Dios kay gintiloan siya sa Dios. Wow. Praise the Lord. What a message for us this morning. Hope and pray na makita na itong galingon. Yes, God, I am incapable. Yes, God, I have no strength. Yes, God, I have nothing to do with this one, Lord. Why kung mahimo sa sining mabutang? But Lord, by your strength and by your power, I can do all things through Christ. Amen. Sining ni Apostle Paul, I thank the Lord that He makes me worthy. He put me into the ministry. He counted me as faithful. Fitted in the ministry. No one of us na makapahimo sa itong worthy, not unless you are cleansed by the blood of Jesus Christ. And thank the Lord, through His blood on the cross of Calvary, we are cleansed. Natinluan na kita, kagkita abyan utol sa Ginoo, takos na ng mga lagad sa Dios. This Isaiah right here, iyan nakita, ininga restoration. Pwede galiya, makapanumbalik kita sa Dios. I do not care what situation na imo na agyan-abyan, but the Lord cleanses me. Gintiluan ka na sa Dios. Kag pwede kita makapangalagad ka sa Ginoo. So I said number one, kung ano nakita ni Isaiah, Isaiah saw his Lord. It was the time of reverence. Isaiah saw his seed. It was the time of repentance. Isaiah saw his cleansing. It was a time of restoration. And lastly, Isaiah saw his mission. Si Isaiah, nakita na niya ang iyang hilikoton. Nakita na iyang buluhaton. It was a time of recognition. Tiyon na i-recognisar mo, i-realize mo, ang mugalit ni ang katuyuan sa Diyos sa aton. In verse 8, also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? Then said I, here am I. Send me. Wow. When God says go, we go. There is no debating. We don't say there He is. Send Him. Mabis lang ako na. Kung magsiling ang Diyos, lakad na! Then we will go.
Hindi na maghalaka dibati. Hindi na maghalaka lalis. Hindi na maghalaka reklamo. Go! Here am I. Send me. Hindi kayo magsilika. Lord, here am I. Send him. Ang kay Moses ng abilidad. Galanel kay Moses na. Ha? Moses said, Lord! Araoton ko Lord si Aaron. Siya nalang gamita. No? Hindi magsilika. Lord! I volunteer, brother so-and-so. Hindi. Volunteer yourself. Ang imong ko galino. Here am I. Send me. Hindi kay here am I. Send others. No. Here am I. Send me. We don't worry about how the people respond. It's not our business. It's our business to obey God. Abirman kung ano ang ilang na-respond. Isaiah was warned ahead of time that the people would not respond as they should. It shouldn't matter, or it doesn't matter what the people do. We must be faithful in our mission. Like for example, you will serve the Lord in soul winning. You will serve the Lord na magpangabi ka kalag, manugirong kas kaluwasan, abir man positibo or negatibo, ang response sa mga tao, it's not your business. Your business is to do what the Lord tells you na munang himoon mo. Na muna abiyan mga utol sa Diyos. God sent the people a message not because they wanted it, but because they need it. You listen, ha? Ipadala kita sa Diyos. Ginsugod kita sa Diyos. Not because kaya mo nang luyag sa tao, apang amo na ang dapat kinahanglanon sa tao. Abirman kung hindi nila pagunon. Abirman kung wala nila maluyagan, pero amo na ang kinahanglanon sa tao, ang mensahe sa kaluwasan sa ilang ng mga kalag. O mga abyan utos sa Diyos. Siling ni Jesus sa New Testament, in John chapter 20, verse 21, then said Jesus to them again, peace be unto you. Here we go now. May it reveal si Jesus. Sila niya, as my Father hath sent me. Ang pagkatugalin ni Jesus diri sa kalibutan, ang pagkatao niya sa sabak ni Maria o sa taguangka ni Maria, ang pagdako niya sa sining kalibutan hasta napatay siya, may kapadala galing sa iya. Somebody sent him. Somebody sent this one. Kasi sila niya, it was my Father that sent me. Ang ako na may mong kapadala sa ako. The Isaiah chapter 1, chapter 6, verse 8, na nagasiling, here am I, send me. It is a prophetical statement of Jesus Christ Himself. When there is a council in heaven, sino ba lang ipadala naton? Sino mga missionary naton na magluwas sa katawahan? Jesus Christ answered that call, abyan. Amen. Si Jesus, iyang ginsabat ina ang panginangan. Iyang ginsabat ina ang panawagan. So what he did? Si Jesus, kaangay ni Isaiah, he said, here am I, send me. As my Father has sent me, even so, send I you. Kaangay ginpadala ako sa ako namay, amo man ginapadala ko kamo. O mga abyan utol sa Dios, amo ni ang panawagan sa Ginoo sa aton sa sininga kabuntagon. Amo ni ang luyag sa Dios sa aton sa sininga tinion na ikaw pwede idya gamiton sa Dios. Napaagi sa imong kabuhi ngayong ginhimo ni Jesus dito sa cross sa Kalbaryo ang mensahe maglabay sa imong kabuhi kag magkadto sa mga katawhan nga wala pa nakabaton sa Ginoo na ilang manluwas na ikaw magamit sa Dios.
na ikaw magamit sa Ginoong manging matutong sa inyong asimbahan, manging matutong sa pagpangalagad, manging matutong kung ano mga hinikuton abyan para sa kadayawan sa Diyos, magamit kikaya sa Ginoon. And Isaiah, nakita ina niyang abyan. Nakita niya sinakabyan. Pero ini nga mga butang na nakita niya panilagi, hindi ni pwede ma-out of order. Hindi ni pwede nga imo balis karon. Kailangan padasong git ini nga butang. The first thing is, Isaiah saw his Lord. Nakita ni Isaiah ang Ginoo. It was a time of reverence. The next one, Isaiah saw his sin. You can never saw your sin, hindi mo makita imong sala, not until makita mo ang Diyos. You have to see God sa sining na sitwasyon sa mong. Kailangan una makita mo ang Diyos. Kung makita mo ang Diyos, then makita mo ang imo na hindi mo kaya makasasala ikaw. Nakita ni Isaiah. Tungod sina na nakita ni Isaiah, it was a time of repentance, nakita ni Isaiah na tinluan siya sa Diyos. Ha? Hindi mo makita abyan nga matinluan ka sa Diyos, not until kilalahon mo nga makasasala kastubangan sa Diyos. Amen. Na, as I said in our Bible study, only a sick person, ang tao lang nga may balatian, amo nang tao nga magpangita sa doktor. Di ba? Am I right? Ang tao lang nga may akusasyon, ginakusar, amo nang tao nga pangita sa abogado. Ang tao lang ang lumuslumos na, nga di ka ba lumaglangoy, ang mula ang tao magpangita sa magluwas sa iya, halinsaka paglumos. Kundi kumumakita ang imo nga mga sala, ang imo nga hindi mo kaya, abyan, hindi ka magpangita sa gahom sa Diyos. Ha? So therefore, kilalahon mo. Pero hindi mo makita ang pagkamakasasala mo, kundi mo makita ang Diyos. Ha? You have to see God. You have to see God. So nakita niya ang Diyos, and then nakita niya makasasala siya. The next one, nakita niya nga may chance siya na tinluan sa Diyos. Nagamiton siya sa Diyos. And lastly, padaso ninyo, nakita ni Isaiah ang iyang na misyon. Nakita ni Isaiah kag gina-recognize, gina-realize niya. But you listen to me, you listen to me. Here, listen. Kung una mo makita ang imong kinahanglanon na dapat ka magbulik, dapat ka mangalagad, pero wala mo makita ang Diyos, halo ka kay ang Diyos na makita mo. Hindi na ang Diyos dito sa langit, kundi ang Diyos nga ikaw na. Mangalagad ka, kung maghimo ka, magbulik ka sa mga tao. Ang makita mo, hindi na Diyos sa kalangitan. Ang Diyos nga ikaw na. Nga man, abyan unamo naton anay na makita mo ang Diyos. Kagdason sina kung makita mo ang Diyos, makita mo kung galingon nga makasasala ka. Kung makita mo ang need nga mga ipapatawad sa Diyos. Kung makita mo ang assurance nga ipapatawad ka sa Diyos. And the next one, dira ko mani mo makita nga pwede galing kaya magamit sa Ginoo. Amen. Amo pa na nga diyon, nga kita gamiton sa Diyos sa epektibo nga pamahagi. So, abyan lang tawangin mong kabuhi. Ang pinakalyabi sini. Sini nga krisis subong. Sini nga sitwasyon na natong subong. Abirman kung anong nga mga butang. Abirman kung anong nagkalatabo. We have to see God. Dapat natin makita ang Diyos sa sini natin yun. And let me close with this statement. There is change and chaos in the world. But I say unto you, God is still on the throne. Kung ano man na chaotic sitwasyon na ito sa mong, kung ano man na crisis sa mong, you listen to me, ang Diyos ara gihapon siya sa trono. He is still in control. Amen. Come on now, amen? Amen.
He is still in control. And that God nga nagakontrol sa siningang sitwasyon, amo ng Dios nga magagamit sa imo. Kung una ano makita mo ang Dios, kag malatay mo kung ringo na makasasala ka, kag nagakinahanglan ka sa Dios na magtilo sa imo. And that's the time nga gamiton ka sa Dios, sinang nga Dios nga nagakontrolan sining nga bilog nga kalibutan, sining crisis na konsumo. God is still on control. Shall we all stand and let's pray in closing. Father God, we thank you for your word. Thank you, O God, na hindi nga mga bagay nakita ni Isaiah, Lord. Patawara kami, Amay, na hindi kasubong ni Isaiah. Mga lain na mga butang ang amon nakita, O Diyos. Patawara kami. Tuguti nga sa sininat niyon, sining na crisis, sining na chaos, nga amo na eksperyensyahan sa bilog nga kalibutan sa amon nga pungsod. Tuloy kami, Amay, nga ikaw ang makita naman. Mga abyano tos sa Ginoo, samtang nagaduko ang aton mga ulo, nagapiyong ang aton mga mata, ano bala ang desisyon mo? Ano bala ang nakita mo? Mga kapaslawan bala sa iban? Ano bala ang nakita mo sa sini nga krisis, sa tunga, sa sini na kagamos sa aton na pungso? Kabay pa nga makita mo ang Diyos mo. Kagabyan, gamiton kay kayas sa Diyos. Kung una, habi, unaha, panita ang Diyos. Lantaway mo pagalingon na hindi ko kakaya. You need God. And that's the time that the Lord will use you effectively, will use you mightily. Inaagda mo ikaw nga magpalapit sa Diyos sa sinihati niyo. Makita tanan, magapaubos sa atong kagalingon, kag magaluhod kita nato sa Diyos. God bless you as you come to God. God bless you as you bow yourself nato sa Diyos. Amay, ikaw nakakita sa tagipuson sa imong mga katawhan, sa nagapamati sininga mensahe. Ikaw nakakita sila na desisyon. Ikaw nakita, O Diyos, kung ano nga mga butang ang ginadala nila sa imong tubangan, O Amay, mga butang ang ilang ginahalan. O Ginoo, sa sining na kabuntagon ng imong alagad, O Diyos, kung nagapangabay sa imong ikaw mga tando sa imong katawhan, sa mga tao nagapamati sa imo ako. Nagakinahalan sa kaluwasan, Ginoo, pagighampal ka sila na ikaw ilang patunod na ilang aman luluwas. Bisan pa, O Diyos, inikatauhan mo na magpanugyan sila sa ilang kagaling mong dirasin. O Diyos, kita na mo naman kung ano kami kahingko, ano kami kahina, ano kami ka hindi epektibo. Apang, O Diyos, salamat. Salamat, Amay, na kami ginhimo nimo nga takos. Pagi sa dugo ni Jesus, ginatinduan mo kami, O Diyos. Kaginbalay kami sa iyong mga pagalagan. Amunia ang tinutuyo, amunia ang amon ng hilingkuton. Gamita kami, Amay, para sa kadayawan sa iyong alam. Upod sa sining ang mga katawahan mo, O Diyos, nagkapanugyan kami sa amon kagalingon. Pagi sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. At amen. Sa sining tinion, I do believe na ang Diyos nagpagighambal din sa inyo. By this time, it's also a privilege for us wherein we can give. So, dira sa inyong panimalay, you can gather your offering. Again, ining offering mga abyan, mga utod sa Dios, amuni nga mga pribiliyo nga ginhatag sa Dios wherein
maka-experience kita sa sining grace of giving. So we will have an offering dira sa inyo nga panimalay, and you can send that one to our e-church na mag-collect sa sina ang mga offerings na ton. And also to our members na halayo, you can send your offerings kag sa aton mga kaabyanan. If you want to support this work, if you want to support this ministry sa pagpadayon, sa pagwalis sa kulong sa Diyos, you can also experience sa sining itawag na grace of giving. Kung ang Ginoo nagatandog sa imo, sure enough, you can do your offering. Give unto the Lord the glory due to His name. Bring an offering and come before Him. Worship the Lord in the beauty of His holiness. We will sing, count your blessing. Name them one by one as we give our offering. Come on. Doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all natures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Ikaw nakakita sa imo nga katawhan, sa matag desisyon nga ilang ginahimo, mga butang nga ilang ginahalad sa mga tubangan, o Diyos, ilang ginadidikar, ilang kabuhi. Ikaw nakakita sa kaseryoso sa ilang atagipuson sa paghimo sini, kagbisan pa amay sa pagigbahin para sa mga lagad kag sa imo nga hilikuton, nagadala sila, o Diyos, kag magahatag sa ilang mga halad, mga dulot nila, kag magabalik sila sa ilang ikapulo dira sa imong o amay. O Diyos, tungod ang imong katawhan na sinulondon sa imong kabubuton, ang imong alagad sa siningatini, o Diyos, sa otoridad sa imong pulong, ako magadeklarar sa pagpakamayo ngadto sa magahatag, o Diyos. Blessing I declare to the one na mga alagad na magmatutom sa imo. Blessing sa ilang nakabuhi. Blessing, O Diyos, nga sa din magpauli sila, kag-ara sila sa ilang nga panimalay, kag magkuwa sa ilang nga panimalay. The blessing will be there, O God. The protection halin sa sining nga coronavirus, ara sa ila, O Diyos. Your blood will cover sa matag isa, Ginoo, na nagasalig sa imong ngalan. Kagbisan pa, O Diyos, ang comfort sa balaan ng Espiritu, manginyara sa imong katawhan. Kag, O Diyos, ang kaalam sa matag desisyon na ilang ginahimo, kagbisan pa kung anuman ng mga problema, anuman ng mga paligban, ang imong kaalam, O Diyos, mangin gabay sa ila na insakto ang mga desisyon na ilang mga paghimoon. Lord, your strength will be upon your people physically and spiritually. Maghahatag courage sa ilang, O Diyos, na in spite sa sining crisis, in spite sa sining ng mga kagamo, but yet we will keep on trusting you. We will keep on hoping sa paglaom na imong binhatag sa amon, O Diyos. And Lord God, ang kadalagaan,
ang kalipay, ang kauswagan, makita o Diyos sa imong katawhan, sini nga bilog nga simana, o amay ang imong putli nga gugma, bisan pa mabugana nga grasya ni Ginoong Hesus, kag ang pagiambit sa balaan ni Espiritu, padayong gid nga makig-upod sa sini nga katawhan mo, tubtob sa walay katubtuban. Amen, kag amen. Amen. As we close our service this morning, magakanta kita liwat sa sining ambahanon. When we all get to heaven, kaginang ambahanon, naghatag inspiration sa aton. Na, when all these things be done here on earth, we will all get to heaven. Amen. Amen. So, munang ambahanon, naghatag sa aton paglaom sa pagpangalagdan sa Dios. And by the way, thank you. Nalipat ko hambal kay ina. Thank you sa inyong mga greetings. Salamat din mga utos sa Dios sa inyong mga birthday greetings sa asawa sa inyong pastor, kag bisan pa man sa inyong pastor. Kag sa kay Brad Arnil man ng birthday, di ba Brad, no? Now, and then also sa amon na friend nara sa Cambodia, si Aida, and sa amon man ng mga formerly nato ng mga kauturan sa Ginoo. We thank the Lord for my friend, my young people before, si Cheryl Ann. I thank the Lord. Birthday man niya sa sining bulan. And I thank the Lord for those people na nagapadala sang support para sa hilikuton sa Ginoo. And then, salamat gid sa aton mga kauturan. So, ang aton nga, again, ang aton nga Pastor's Sunday na to, and Pastor's Wife's Sunday na to, ato ni panuhan, no? Kung saan uni matapos ang quarantine, saan uni left up ang quarantine, then by that time, we will decide kung saan kita magahiwat sa aton celebration, sa aton na pastors and pastor's wife Sunday. There is Ayomon sa Light and Life Christian Church and also dira sa Sagasa Evangelical Church. So we will have two celebrations sa every church nga ginapangalagdan nato. So amo na ang ginapaaman ko nga mga announcement nato. Okay? So we will sing when we all get to heaven sa sining ambahanon, magatag inspiration nato nga magadayaw kita, magapadayaw kita simba sa Dios. Come on now. Atong tunogon sa pag-amba, pataas ang mga tiyog now. Come on. From the first verse. The wondrous love of Jesus, sing His mercy and His praise. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place when we all, when we all get to heaven. What a day of rejoicing that will be when we all. We'll sing and shout the victory. That's first now. Pastor Joshua Belia Lapti, Pastor of Light and Life Christian Church, Sagasa Evangelical Church. The blessing will be yours. God bless you. I love you. We are dismissed for a while.